Sinansagang The Total Entertainer. Ang kanyang musika tumawid sa loob ng 4 na dekada. Tubong balik-balik sa Maynila, anak ng pintor at taga-imprenta si Rico J. Dahil sa hirap ng buhay, bilang panganay sa 6 na magkakapatid, maagang namulat sa pagtatrabaho si Rico J. Although buhay pa yung father ko noon, yung mga magulang ko, siya yung nag-take over ng responsibility namin. Talagang very humble po ang beginning si daddy. Nag-apply siya bilang bellboy sa isang hotel. Pero nang hindi matanggap, naglakas loob na lang daw itong mag-apply bilang singer. Sa mga combo, unang nagpamalas ng galing sa pagkanta si Rico. Nung bata kami, galit na galit kami dyan kasi ang ingay. Siyempre mga bata pa kami, tapos siya yung kumakanta. Hanggang noong 1975, nadiskubre ang kanyang talent ng isang recording company. May gig siya sa famous restaurant that time. Dumating daw po yung Temptations, yung international group. Kasama sila Boss Dick, kanya yung Vicor. Sobrang po atang natuwa yung isang member, nakipag-duet kay Daddy. Yung pala yung magdadala sa amin sa kaginawaan. Pero hindi naging madali ang pagsisimula ni Rico sa music industry. May guesting siya. Hindi ko na maalala kung anong show, but hindi pa siya sikat noon. So ang gagawin niya, mamamasahe siya papunta sa studio. So pagkatapos po nung kanyang stint niya, wala na siyang pamasahe pabalik. So ang gagawin po niya, hihintayin po niyang matapos yung shooting, sasabay po siya dun sa van ng lights and sound, pa-uwi. At dahil sa kakaiba niyang estilo ng pagkanta, naging matunog ang pangalang Rico J. Puno. Nung sumikat na siya, sabi ng lola niya, Boy, sino ba yung Rico Puno na yan? Kamag-anak ba natin yan? Sabi niya sa lola niya, ako po yan. Siya ang nagpasimula ng English Tagalog song. At ang kantang The Way We Were, ang una niyang big hit. Nagsunod-sunod ang kanyang concert sa bansa. At pati na rin sa abroad. Pero ang mas nagpatingkad ng kanyang karera ay ang kanyang pagiging maginoong medyo bastos. May asawa ka na ba siya? Widow? Baka may magagawa akong paraan yan, sabi mo lang sa akin. Pagdating sa performance, maasahan mo talaga siyang madudraw niya ang crowd. Kaya naman pati sa comedy, sa TV at pelikula, bumida rin siya. Pero ang kanyang pagiging simpatiko, hindi lang pang showbiz. Maging ang politika, pinasok din ni Mr. Macho Guapito. Mula 1998, nagsilbi siya ang councilor ng 1st District ng Makati. He wanted also to serve. 3 terms lang yon. Mahal na mahal ko siya talaga ng taga Makati. At sa susunod na taon, balak pa rin nga daw sana niyang maglingkod ulit. Talagang decidido po siya to run. Ang dami po niyang plans. And of course, sabi ko sa kanya, Papa, basta I will support you. Pero bago pa man magsimula ang pangangampan niya, isang nakakalungkot na balita ang ipinahatid ng kanyang pamilya. October 30, bago mag-alas 2 ng umaga, pumanaw ang OPM icon dahil sa cardiac arrest. Pag-iakap ko sa kanya, uminga siya sa tenga ko. Then I started crying na kasi sabi ko, totoo pala yung last breath. Wala akong masabi na. Gusto ko na sabihin sa kanya na the best ka. Pero hindi ko na nabigyan ng chance na masabi sa kanya yun. I feel so much guilt. Sana man lang nakasama ko siya nung huling breath niya. I'm just really happy na lang that he's finally resting in peace. Sa sa ilalim lang sana sa isang executive checkup noong nakaraang linggo si Rico. Sabi ng doctor, Mr. Rico J, we have to admit you. He was admitted ICU kaagad. Tapos yung heart rate niya was very high. I got a call from my cousin. Sabi niya, ate, si Tito nire-revive na. More than an hour na siya nire-revive. So sabi ko, doc, isa na lang. It was hard. 3 linggo bago siya mamaalam, ikinwento ni Rico na sumailalim siya sa isang surgery para sa isang pacemaker implant.
Sa set ng sitcom na Home Sweetie Home, inatake sa puso si Rico. Sumailalim siya sa triple heart bypass. Pero matapos lang ang ilang linggo, balik performance si Rico. December 2017, sumailalim naman siya sa angioplasty. Pero the show must go on para kay Rico J. At sa isa niyang interview, sinabi niyang tanging ang Diyos lang ang makakapigil sa kanya. 100% believe that God will give me. Hindi namin makalimutan na sinabi sa amin ng daddy namin na kung mamamatay man ako, gusto kong mamatay ako sa mikropono. Isang mga awit, komedyante. Sabihin yung 5 pesos. Public servant. A good friend, a good Filipino, a good Kapampangan, Rico J. Puno, help his fellow Filipinos to have a more decent, dignified life. Pero para sa malalapit niyang kaibigan at pamilya, isa siyang mapagkalinga at mapagmahal na kapamilya. Lahat po kami magkakapatid, kahit iba-iba po yung moms namin. We really have a good relationship. Sobrang bait niya. Tsaka si Bossing kasi all out po yan eh. Countless yung pagtulong niya sa tao. When he expresses, especially an original Filipino song, talagang mapipili mo yung heart niya. Yun yung magandang artist. Goodbye, kuya. Mahal ka namin. Maraming salamat lahat sa mga ginawa mo sa amin. Papa, yung mission mo naman ngayon na gusto mo dyan sa taas, nakantahan sila, pasayahin sila, do it, support lang. Andito ako to support. I love him so much and I'm always going to be proud to be your daughter. Thank you po. Hanggang kaya pa natin silang sabihin I love you, pagsilbihan sila, we should do it kasi hindi mo alam if it's the last. Sa pagtatapos ng iyong paglalakbay dito sa mundo, iniwan mo ang isang napakagandang aral, ang maging mapagmahal sa kapwa. Hinding-hindi ka namin malilimutan. Paalam at maraming salamat sa musika at saya, Mr. Macho Guapito, Rico J. Puno.